Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, Lunes, pasimula ng pagpasok natin o ikalawang araw sa pagpasok natin sa 28 linggo sa karaniwang panahon, ating hilingin ang pamamagitan ni Santa Margarita Maria Alacoque at Santa Idovihis na namanata sa Diyos. Ating hihilingin ang kanilang pamamagitan kasama ni Santo Padre Pio, una upang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga may sakit na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming. Kasama din po nating ipagdadasal, hindi lamang yung mga nagpa-intensyon at ang inyong mga intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Yun din pong nakikinig sa ating official radio station, ang 95.9 Radio Totoo, tuwing na ating ini-air ang banal na misang ito, tuwing 7 a.m. simula Lunes hanggang Linggo. Kasabay niyan, atin din pong ipagdadasal ang kapayapaan at katahimikan at upang matigil din ang karahasan dyan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ganun din po yung ongoing war na nangyayari between Israel and Hamas. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, atin munang sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, padaluyin mong masagana sa amin ang iyong Espiritu na niloob mong pumuspos kay Santa Margarita Maria upang ang di mapapantayang pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo ay mapa sa amin at ang lubos na kaganapan mo ay aming tamasahin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang Espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang dito kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin yung lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na Hallelujah, Hallelujah,
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas, ngunit hindi higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa po sa tinutuligsa sa ating pananampalataya bilang Katoliko ay ang paniniwala natin sa intercession ng mga santo. Inaakusahan tayo na tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil daw sa ating ginagawang pagbibigay ng pagpapahalaga sa kanila. Paano nga naman ay naging bahagi ng debosyon natin yung pagbibigay pagpapahalaga sa kanila sa pamamagitan ng yung mga pagpunas sa kanilang paa, pagpunas sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, because for us, yun ang pamamaraan ng pagpapahayag ng ating paniniwala sa Diyos na siyang dahilan kung bakit nagawa nila yung buhay at naisakatuparan nila yung buhay kabanalan. Yung pagtuligsang yan at yung akusasyon na yan ay matagal nang sinagot ng ating inang simbahan. Sa katisismo natin ay itinuturo sa atin na mayroong pagkakaiba ang ating ginagawa kapag ka ang pinatutungkulan ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang banal na Santatlo. Sila'y ating sinasamba bilang Diyos. Pero ang mga santo at ang mahal na birhen din, hindi natin sila sinasamba. Sila ay mga larawan, modelo, ihemplo, inirerespeto natin, venerate natin, pero hindi natin sinasamba. Yun nga lamang, kung minsan, dahil sa kakulangan ng pagkaunawa sa ganitong turo, ang iba sa atin ay hindi nga alam yung distinction o yung pagkakaiba ng dalawang iyon. Another accusation sa atin is yung pagsasagawa natin o pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Sinasamba daw natin ay tinapay at alak. Hindi po totoo yun, sapagkat by virtue of the power of the priest acting in behalf of Christ through yung tinatawag na transubstantiation, yung nakikita nating tinapay, yung nakikita nating alak, the moment na nangyari yung transubstantiation sa pamamagitan ng pari, ang tinapay na nakikita natin physically at yung alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi na siya tinapay,
at alak. Katulad ng ating ginagawa kapag tayo'y lumalapit sa mga santo, hindi tumitigil sa kanila yung ginagawa natin yon. At sana'y malinaw sa atin yon. Sila'y simbolo lamang sa likod ng isang napakalalim na katotohanan. Ano yon? Sila'y simbolo lamang ng ano? Ng katotohanan ang nasa likod nila at nasa likod ng ginagawa natin ay paniniwala sa Diyos. Hindi sila Diyos. Ang nasa likod nila, ang Diyos. Mahirap itong maintindihan. Kaya nga, kailangan ng malalim na pananampalataya para ang misteryo ng katotohanan katulad nito ay maintindihan. Ito ang wala doon sa mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus na tinawag niyang wicked o makasalanan o masama ang henerasyong ito. Bakit? Sapagkat nandun na sa harapan nila ang tunay na simbolo. Nandun na sa harapan nila ang tunay na Diyos na nananawagan ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, pero hindi sila naniwala. Ang Panginoon na nasa harapan nila ay hindi simbolo lamang. Ang Panginoon na nasa harapan nila ay Diyos na nananawagan sa kanila ng pagsisisi at pagbabalik loob na siyang panawagan din ni Jonas sa lumang tipan. Naging daan para magbalik loob ang mga taga-Ninibe. At sa ating pananampalataya at paniniwala, higit ang ating Panginoon kay Jonas. Higit ang ating Panginoong Hesus sa Kanya sapagkat Siya ay sinugo lamang ng Diyos para ipahayag ang pagsisisi. Yang katotohanan yan, ang kawalan ng paniniwala sa ating Panginoong Hesus ay hindi lamang nangyari at nangyayari o nangyari nung panahon ng ating Panginoong Hesus, hanggang ngayon ay pwedeng nangyayari pa din sa ating henerasyon. Hindi na natin kailangan pang humingi ng signs sapagkat sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, laging naandyan ang Panginoon. Sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, lagi siyang nandyan, nag-iimbita sa atin na magbalik loob, na siyang buod ng panawagan araw-araw ng simbahan. Sapagkat ang pagbabalik loob natin ang simula ng paglukob sa atin ng Diyos na siyang nagiging daan para tayo'y kamtin ang kanyang biyaya at mabuhay tayo ng buhay makadiyos. Mga kapatid, ngayong umagang ito, patuloy tayong pinapaalalahanan na magbalik loob, magsisi sa ating mga kasalanan. Sa tuwing tayo ay lalapit sa banal na Eukaristiya, tayo ay pinagagaling ng banal na Eukaristiya sa pagtanggap natin sa ating mga kasalanan. Pinagagaling ang ating kaluluwa upang huwag magpatuloy sa buhay natin ang epekto ng kasalanan na siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Hindi na natin kailangang humingi pa ng tanda para maniwalang meron ngang Diyos, para maniwalang si Jesus nga ang sinugo ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan nating hingin
ay ang malalim na pananampalataya upang makita natin ang tunay na tanda ng Diyos na siyang magdadala sa atin sa kabanalan katulad ng mga santo at ng mga banal. Yan ang nangyari sa buhay ni Santa Margarita Maria Alacoque. Ganon din ni Saint Hedwig. Nakita nila at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas dahil nabiyayaan sila ng malalim na pananampalataya. At yun din ang pangarap ng Diyos sa ating lahat. Yun ang pangarap ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Ang kailangan lang natin ay hingin ang malalim na pananampalataya para makita natin ang tunay na tanda, ang ating Panginoong Jesus. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, sa iba't ibang pagbabago sa daigdig, Ikaw naway aming paglaanan ng buo naming sarili, pakundangan sa iyong ibinigay na huwara naming abad na si Santa Margarita Maria Alacoque na umako sa hamong nilalaman ng mabuting Ama naming lumikha. Minarapat mong si Santa Maria Margarita Maria Alacoque ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkakalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan namin ngayong nililingon. Dito mo na rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kadakilaan mo.
sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pag-ita na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama natin sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa sa aming kapanin, sa araw.
mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka masala sa amin at huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at ihadya mo kami. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pag-alam. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yeah.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Panini ko pa nanaligan puso. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Margarita Maria Alacoque at Saint Hedwig upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipinagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre.
at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim ang kumpilang pangparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre. Para sa lahat na mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre. 7, bukas, araw ng Martes, 17 ng Oktubre, ay gagawin dito sa Pambansang Dambana ang araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansang may alitan at kaguluhan. May pagdarasal ng Santo Rosario sa 6, 9 at 11 ng umaga at sa 4 ng hapon. Ang banal na oras naman ay sa 8 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imahin dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanal na nataaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Awitang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sana mong si Jesus, puso namin ay ihahandog, ihatid mo kami sa lahat.